magandang hapon po mga kabayan. Sumugod tayo dito sa bayan ng Alimunos, Pangasinan. Dahil meron nag-message sa atin, isang 21 years old mga kabayan, pero mukhang hindi ito nakakalakad at hindi nakakatayo, no? Dahil may sakit ito mga kabayan. Ay kanyang sakit mga kabayan, hydrocephalus mga kabayan, no? At ako'y nagulat doon sa picture na pinadala. Kaya sabi ko, yung munting request nila na magkaroon ng komportabling folding bed mga kabayan para doon matulugan sa bata. Kaya sabi ko, tama-tama, nandito yung aming destination today. So, minabuti ng buong team na masilip muna bago uwi ng Pangasinan. Kaya mga kabayan, sa hapong ito, tara, samahan niyo po kami. Nandito na po tayo mga kabayan sa bahay na ating pupuntahan ngayon. Nandito na tayo sa loob. Malamang pumasok tayo mga kabayan kaya nakarating tayo sa loob ng bahay. Okay, hello! Magandang hapon. Baka naman mahirapan siya. Pwedeng i-ano na. Kinakarga ko po talaga siya para hindi ano po yung... Okay, anong pangalan ni Nana, ni Ate? Ako. Oo. Yolanda po. Si Ate Yolanda. Maitanong ko na agad-agad, ano nangyari sa anak niyo? Anong pangalan niya? Eva Glynn. Si Eva Glynn. Anong nangyari kay Eva Glynn? Nung ano po, nung pinanganak, hindi naman po ganito. Kaya lang iyak po siya ng iyak. Tapos, naalaman po namin nung pinapadoktor namin na lumalaki po yung ulo. Tapos? Nirefer po kami doon sa Baguio. Pinapa-operan ko sa kanila. 3 times po kami pabalik-balik doon. Kaya hindi niya kinaya yung lamig po, kaya nakuha niya po yung... Kaya ganito siya. Nung pinanganak niyo siya, normal? Normal po sa bahay. Ilang buwan o ilang taon siya nagsimula na napansin niyo lumaki yung ulo? 3 months. 3 months lang? Bibing-bibi pa siya noon. Buhat noon, talagang ito na yung sakripisyo niyo kay... Ate Eva, ilang taon na siya? 21. 21? Grabe naman. Ilan ang anak niyo? Apat. Bunso siya? Panganay. First baby niyo. Ilang taon kayo, Ate? 35. So ilang taon kayo nung pinanganak mo siya? Kasi 21 na siya. Magpi-15. 15 years old lang kayo nung isinilang niyo si Eva. Ano daw dahilan? Bakit naging ganyan siya? Wala naman po na ano. Sabi po ng doktor dati baka nakuha sa parang mana-mana ganun po. Kasi may lahi ba kayo? Wala. May mana ba? May lahi ba? Nanamana niya? Wala naman. Wala. So lumalaki yung ulo niya? Kasi ano yung ulo niya? Hindi naman po gano'n sir. Parang hindi naman gano'ng malaki. Parang ganyan na rin siya. Kasi nakakasot siya naman. Tapos, baluktot yung mga... Yung ang ganyan niya po. Mga kamay niya. Kasi, pero bakit parang hinihinga siya or parang matunog yung paghinga niya? Anong nangyayari? Or ganun talaga? Ganyan siya. Kuha niya sir sa ano ba? Bagyo po yung pneumonia. Sabi, na, dinalo sa Baguio, may pneumonia siya. Wala po. So, hindi niya nakayanan po yung lamig dun. Nung bata siya, nung pa-operan nga po namin sana. Kailan yun? 3 months pa lang po siya, sir. Hindi, ibig kong sabihin, yung pneumonia. Matagal na yung ganyan niya? Yung naka-steady na po yan, sir. Ganyan na po. Hindi na natatanggal? Hindi po. Or yung ganyan niya na yung parang umiiyak siya, ganyan talaga siya? Mm-hmm. Ano yung pagkain niya madalas? Paano yung pagkain niya? Solid o... May sabaw-sabaw po. Kung wala po kami ulam kakasin. So, ang kahilingan nyo, itong hinihigaan niya na folding bed. So, meron kayong kapirasong folding bed, kaya lang sira na. So, ito po mga kabayan, yung nag-message sa atin, no? Nakita ko na talaga si Eva, 21 years old. Ang kahilingan lamang ko ay itong folding bed. Bakit folding bed? Kasi may ilipat-lipat nyo? Madaling ilipat? Or pag halimbawa, sa dali nyo sa labas, okay din? Kasi pag wheelchair, hindi niya kayang umupo, no? Hindi po kaya, sir. Kaya sabi ko, bakit folding bed yung hinihinga niya?
bakit hindi wheelchair? Hindi pwede mga kabayan kasi matitigas yung mga buto niya, hindi siya makakaupo. Talagang diretso, higa na, na kailangan ganito lang. Pag higa niya, hindi na siya makakakilos, kailangan sakto lang para hindi siya mahihirapan. Kasi malalagdag siya. Kailangan medyo malalim ng kunti itong folding bed at madaling ilipat, madaling alisin, no, madaling bitbitin. Kaya ito lang yung simpleng kahilingan ni Ate Yolanda. Folding bed para sa kanyang anak na si Ate Eva na 21 years old, panganin na anak ni Ate. Diyos ko, nakakaawa. No, na ang hirap ng sitwasyon. Tapos, bayan, no, gaano kahirap Ate Yolanda na yung nakita ako nga, parang hindi ko maintindihan yung sarili ko na nakikita siyang ganyan, kinakailang beses akong tanong sa inyo, ganyan ba talaga yung natural lang ba yung ganyang reaction niya na parang nahihirapan siya huminga, gaano kahirap Ate Yolanda mula noon hanggang ngayon na nakikita mo araw-araw yung anak mo na ganyan? Mayroon sa kailang, ano, sumbre anak. Kailangan alaga. Hindi siya nakakapagsalita, tama. Hindi, nakakarinig lang siya. Mm-hmm. Malakas yung pandinig niya, sir, kaya lang pati iyak niya, hindi siya marunong magsalita. Pati magnuya, hindi siya marunong. Yung pagkain niya, puro lang liquid. Okay. Tapos, yung tubig niya ganyan. Hindi rin siya marunong sumisip-sip. Hindi po. Wala po, parang batang maliit lang. Gatas. Hindi. Pero yung mga matitigas talaga hindi pumunta. Tapos yung kanyang mga buto, mga kabayan, ayan po, oh, ang titigas po, mga kabayan. Oh. Matigas talaga. Matitigas, okay. Matitigas siya. Matatakot ka talaga pag hinawakan mo siya. No? Hindi po siya pwedeng kargay ng iba. Kasi pag hindi ka po kabisado, pati pagkain po. Talagang ikaw. Kinakagat niya kasi yung kutsara naman. Kaya tangka-tangka iba yung ngipin niya. Bakit nakakagat niya yung kutsara? Parang ginaganyan. Timing. Yung ulo niya talaga one-sided lang or ganyan talaga. Yan na yung ano niya. Hindi na bumabalik din. Pati yung ulo niya, mga kabayan, matigas, no. Mahahabag talaga yung puso mo pag yung makikita mo yung sitwasyon ni Ate Eva. Okay, nandito kami sa abot ng aming makakaya. Meron kaming vlog talagang napaka timing ng inyong message kasi ang way namin ay nandito papuntang Alaminos, galing kami ng Labrador, galing kami ng Swal, so tamang-tama talaga yung message nyo at sabi ko sige, antabay muna natin yung ibang schedule at titinan muna natin yung sitwasyon ni Ate Eva, so ito, nandito na kami ngayon sa akong ito. So ayan po, mga kabayan, ulitin ko, nagtaka ko bakit folding bed hindi wheelchair, hindi kasi pwede. Kailangan ganito lang, folding bed, no? Hindi rin pwede na may foam, hindi rin pwede kasi nawiwiwian, sabi ni nanay, pag dito na nawiwi, ito kasi pwedeng labhan. Pag sa foam, masisira, after few weeks, wala na, masisira na din yung foam. Mas maganda ito kasi pwedeng labhan, tapos ibilad mo lang, maya-maya, tuyo na. Kasi parang banig lang siya. Mas prisko sa likod. Oo, mas komportable at prisko yung anak ni Ate Yolanda dito. So ayan, Ate Yolanda, hindi lang folding bed yung maibigay namin. Ito pagpasensyahan, no? Ito yung aming karagdagan na handog sa inyo. Ayan, kasi tamang-tama ay kadadaan lang ng Pasko at New Year. So makakahabol pa ito sa pangangailangan yung araw-araw, Ate Yolanda. Siyempre, nandito na yung isang sakong bigas natin, assorted groceries natin, at isang tray na itlog. So siyempre, kung naka-schedule talaga ito, ang bit-bit namin ay talagang folding bed na, no? Kasi ganun ang ginagawa namin. Kaya lang, sabi ko nga kanina, tamang-tama yung message nyo na ang way naman din namin ay papuntang Alaminos.
Kaya sinilip na namin talaga agad-agad at hindi na kami nakabili ng folding bed. Bibigay na lang kami ng cash, tapos kayo na lang ang bibili ng folding bed, ha? Okay, sige. So, syempre, itong 1,000 ay pambili mo ng folding bed, tapos itong 1,000 pambili mo pa ng ibang pangangailangan ni Eva. Maraming salamat po sa team Lori Aquino po. Sa bigay niyo pong tulong sa akin. Maraming maraming salamat. Ayan, walang anuman, no? Maraming salamat. Meron na naman tayong napasaya. No? Siyempre, nagagawa natin itong mga kabayan dahil sa walang sawang pagsuporta sa mga sponsors natin, sa mga subscribers natin, followers, YouTube members, viewers, commentators. Maraming salamat. Magpapasalamat tayo sa walang sawang pagmamahal. Mami Myrna and Pops Don from Texas, USA, na taga Bugalyon, Pangasinan. From anonymous sponsor, Sunnyvale, California. Ma'am Carol and Sir Bean Diaz. And Ma'am Miss Jane from Texas. Maraming salamat po sa ganito ang puso. Nawa ipagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Araw-araw nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay. Pag sa ganun, marami pa tayong matulungan kagaya nila. Mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan. Pakishare at subscribe sa aking itong channel. Lori Aquino Trita. Maraming salamat po. Gabi sa soul. Bye, Ate Yolanda. Bye-bye, Ate Yev. Dito na kami, ha? Ate Eva, ha? Bye-bye. Ayan. Kasi hindi biro, mga kabayan, yung ganitong karamdaman, no? Tayo nga na nakatingin lang tayo sa kanya, parang nadudurog yung puso natin, parang hirap na rin tayo huminga at hindi natin kakayanin how much more po mga kababayan kung nasa sa kalagayan niya, no? Na nararamdaman niya yung pain, kung ano man yung pain na nararamdaman niya ngayon, kasi tayo hirap siya pa kaya.